Ano ba ang bulitas? Bulitas. Hello guys. So ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa bulitas. Bulitas. Maaring narinig niyo na to sa mga iba, maaring hindi. Pero ito ay isang ginagamit ng mga kalalakihan. Hindi naman lahat, pero may gumagamit nito para pampa. Alam niyo na 'yon, wait. Umpisa na muna natin sa bulitas. Ano ba ang bulitas? Ang bulitas, ito ay yung mga bilog-bilog o yung anong tawag doon? Ganyan na bilog na maliliit, para siyang ano, mas maliit pa sa holen. Para siyang mga sinlaki ng biring, mas malaki kunti sa biring. Ano ba ang laki nun? Basta bilog-bilog na maliliit na ganun. Maaring yun ay stainless na bilog-bilog o kaya plastic. Yan pa ay nilalagay sa ari ng lalaki. Nilalagay yon kunwari. Ito yung wala akong ibang ano eh. Wala akong gulay, wala akong talong o kaya yung upo. So ito na lang yung example ko. Ito. Ito lang ang available ko dito eh. So ito, kunwari, ito yung ari ng lalaki, yung bulitas, nilalagay dito sa ano, sa side. Dito sa side. Saka minsan dito rin sa taas sa likod o minsan dito rin sa baba. Pinapasok yan sa loob ng balat ng ari ng lalaki. Pinapasok yan. Doon siya sa loob ng balat. Dito sa maaring, depende kung ilan ang gusto niyang ilagay na bulitas. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng apat. Depende sa gusto ng nagpapalagay. Ilalagay yon sa loob ng balat. So pag nandun na yan sa loob ng balat, nakausli na yan, parang bumukol na ganyan. Bubukol siya dyan sa mga kung saan siya nakalagay. Doon sa ari ng lalaki. So, nilalagay siya doon sa loob ng balat. Ang ginagawa nila diyan, kadalasan ano eh, yung sila-sila lang din ang nagagawa niyan. May kunwari sa isang tropa ng mga kalalakihan, yung may marunong na maglagay niyan, may tagalagay na bihasa at marunong. 'Yon, karamihan sila-sila lang ang naglalagay diyan. Pero yung iba siguro, pag yung pumupunta sa doktor, magpalagay ng ganyan, pero napakabihira yon. Ewan ko lang kung maraming nagpapalagay sa mga doktor. Yon. So, madalas, sa tropa o sa mga lalaki, sila-sila lang din ang naglalagay ng ganyan. May marunong dyan na gumawa, yon, nagpapalagay sila. So, yung bulitas, yun talaga, ang dito, basta nakausli dito sa likod, o dito sa baba, dito sa side, pag ano yan, pumasok yan sa loob ng ano ng babae, yon, kakaibang ano, sensation, o, ligaya ang mararamdaman. So, para saan ba ito? Yan ay para sa mga kababaihan. Purpose para sa mga kababaihan. O, ginagamit yan para sila ay sobrang marating ang rurok ng kaligayahan. Yan ang sabi ng mga lalaking may gumagamit ng ganyan. Sabi nila, kapag daw nakaranas ang babae ng ganyan na may bulitas, ay talagang siya ay maa-addict. Kumbaga ay makakaranas ng sobra-sobrang sarap at sobra-sobrang ligaya na ka-addict-addict. Kumbaga, ganun ang sabi ng mga lalaki. Yung daw, na parang yung babae, babalik-balikan ka. Hahanapin ka at uulitin kung ano man yung ginawa nyo. Eh, syempre, ano ba yung ginawa nyo? Eh, dinag-talik. Diba? Ganun. So, ang purpose niyan ay para sa usaping pagtatalik. Para lalong maligayahan at masarapan ang babae. Yun ang purpose nun. So, alam nyo na ang purpose ng bulitas. So, yun. So, eto. Ano ba ang advantage at disadvantage ng bulitas? So, dun muna tayo sa advantage. So, ang advantage nun is, syempre, yung lalaki, ano siya? Matutuwa siya kasi napapaligaya niya yung kanyang partner. Yun ang kanyang iniisip.
Yun ang akala niya. At yun ang, siyempre, feeling niya na pag siya ay mabulitas, mas lalo niyang napapaligaya ang kanyang partner. Yun ang advantage niya. At meron din mga babae na nagsasabi na talagang masarap talaga, na talagang ito ay sobrang kakaiba ang ligaya na nararamdaman nila pag naranasan nila ang ganito na may bulitas. O, di ba? Yun ang advantage naman yun sa dagdag na kiliti, dagdag na sarap, at dagdag na ligaya na abot langit. Yan ang advantage nun. Siyempre, yung lalaki, lalong tumataas yung confidence niya, yung nabubust yung kanyang moral, yung confidence niya na yung lalaking-lalaki siya, di ba? Ganun. So, disadvantage naman tayo ngayon. Disadvantage naman nito ay ito. Sa part ng babae, yung pinasok mo yung ari mo ng lalaki sa loob ng kanyang tahong o yung kanyang pechay, yung loob ng ari ng babae, napaka-sensitive niyan. So, sa loob nun, maninipis yung lining ng loob ng kanyang pechay. So, hindi talaga siya kunwari, di ba, pinasok mo ito, pag walang bulitas yan, normal na papasok. Pero pag marami kang nilagay na bukol-bukol dyan, pag pinasok mo doon, syempre, gagasgas siya doon sa mga lining sa loob. Gagasgas siya. Sa halip na masasarapan yung babae, ay nasasaktan siya. So, nasasaktan. Pag paulit-ulit na pumapasok to sa loob ng ano, ng kanyang ari, maaring magkakaroon ng gasgas sa loob, gasgas, magkakasugat, at magkaka-infection. So, ayun. So, yun ang disadvantage. At sa part naman ng lalaki, maaaring ding magkaroon ng infection sa kung hindi maayos yung pagkalagay ng mga bulitas doon sa loob ng ari. Kasi minsan, syempre hindi naman sila doktor. Baka mamaya madumi yung hindi nalinisan ng maayos yung mga ginamit nila sa paglalagay. So sa halip na maging lalong magpaligaya ng partner, ay mapupunta pa sa infection, o kaya baka matetanos pa yung lalaki. Sa halip na maging okay, baka lalong ikakamatay ni Manoy. O di ba? So delikado rin talaga yun. Kasi hindi naman talaga design na lagyan ng ganyan ang mga ari natin, di ba? Hindi talaga design yan. Kumbaga, syempre, ang tao, nilalagay nila yan para sa buong akala, okay na okay. Pero ito yung sabi ng mga kababaihan. Ito ang feedback ng mga kababaihan. Mas marami sa kanila ang nasabing nasasaktan sila. At yung iilan lang na naliligayahan at nasasarapan, konti lang sila kumpara dun sa mga nasasaktan. So ayan guys, mga kapwa boys. So siguro, mas maganda pa rin na gamitin yung ating normal na kakayahan para paligayahin ang ating mga partner. O, di ba? Siguro ang dapat nating gawin na lang tayong mga kapwa kong mga boys or lalaki ay yung mindset natin. Yung ating mindset. Dapat tiwala tayo sa ating kakayahan. O, i-improve natin. O, dapat maging marunong tayo sa ating ginagawa kung paano natin mapapaligaya ang ating partner. Hindi naman yan nakukuha kung yung sukat, maaring malaki, maliit, sakto lang, pero madalas nasa performance ang big deal dyan. Yung iba nga kahit maliit, talagang sumisigaw pa rin ang kanilang partner na sarap, di ba? So, mindset. Mindset ang baguhin natin. Kung ano yung binigay ng Diyos para sa atin, tanggapin natin at alamin natin kung paano natin mapaligaya ang ating mga partner. Maraming pwedeng gawin dyan. Di ba? So, ayun guys. So, sa usaping bulitas, alam nyo na kung ito ba ay dapat karapat-dapat bang ilagay o wag na lang. Para sa akin lang, hindi na. Hindi na para sa akin lang. Kontento ako sa aking kakayahan bilang isang macho. Macho nurin. So guys, so see you next time guys, and don't forget to subscribe.